Mga kapuso, may mga bagong doktor na po ang Pilipinas. Mahigit 3,500 ang pumasa sa 2020 Physician Licensure Exam. Top-notcher po ngayong taon si Jumel Garcia Lapides ng UP Manila na nakakuha ng 88.67%. Bago po nito, top-notcher din si Lapides sa 2011 Nursing Board Exam. Pumasa rin po sa PLE ang anak ni Vice President Lenny Robredo na si Trisha. Sa kanyang post sa social media, binati ng Vice Presidente ang kanyang anak sa bago nitong achievement. Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Ika-46 sa 53 bansa ang Pilipinas sa COVID resilience ranking. Ayon po yan sa pag-aaral ng Bloomberg. COVID resilience ang paghawak sa krisis dulot ng COVID-19 na may pinakamababang economic at social disruption. Sinusukat ang mga bansa sa iba't ibang aspeto tulad ng pagtaas ng kaso, mortality rate, healthcare system, lockdown impact, community immobility, GDP growth forecast, at agreements on vaccine supply. Bawat aspeto ay bibigyan ng score mula 0 hanggang 100 na pinakamataas. 48.9 ang kabuang score na nakuha ng Pilipinas. Ayon po sa pag-aaral, mababa ang score ng Pilipinas sa community mobility. Ang Pilipinas din ang may pinakamababang ranggo sa Southeast Asia. Mismong si Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez, ang nagsabi na maswerte na kung makapagsimula ng malawakang pagpapabakuna kontra COVID-19 sa bansa sa kalagitnaan ng 2021. 60 milyong Pilipino ang target maturukan. Balitang hatid ni Joseph Morong. Ang pag-asang mawakasan na ang banta ng COVID-19, sinabi na mismo ng World Health Organization o WHO, tila abot kamay na. With the latest positive news from vaccine trials, the light at the end of this long, dark tunnel is growing brighter. Ilang dinidevelop na bakuna kasi ang nag-report ng mataas na effectivity rate. Pero sabi ni National Task Force Chief Implementer at Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr., swerte na raw kung makapagsimula ng mass vaccination sa kalagitnaan ng susunod na taon. Kung hindi, baka raw sa 2022 na ito mangyari. At dahil 60 milyong mga Pilipino ang target na bakunahan, aataduhin ang pagbabakuna. Kaya baka raw abutin ito ng 3 hanggang 5 taon. Kasi po, kaya lang natin ma-vaccinate is more or less 20 to 30 million a year. At the same time, tinitingnan po natin talaga rin na kung alin po talaga maging safe at saka natawag na effective na vaccine kasi lahat po ng vaccine po ngayon ay ongoing pa rin po ang tayo. Kahit wala pang bakunang aprobado laban sa COVID-19, mahalagang ngayon pa lamang nakalatag na ang plano ng gobyerno para masiguro makakakuha tayo nito para oras na magkaroon ng aprobadong bakuna laban sa COVID-19, hindi naman mahuhuli ang Pilipinas. Ang AstraZeneca nag-commit ng 2 million doses para sa Pilipinas. Nag-apply na rin ito para magsagawa ng clinical trials dito. Ang kabutihan nito, sabi ni DOH Undersecretary Rosario Vergere, agad na makikita kung epektibo rin ito sa mga Pilipino. Last November 18, they were able to complete all documentary requirements. So mag-uumpisa na po ang evaluation ng vaccine experts panel at saka yung ating ethics review board para magkaroon na ho ng start ng process for AstraZeneca for this clinical trial regulatory process. 20 million naman na doses ang maaaring makuha galing sa Sinovac ng China, sabi ni Galvez. May ibang bansa pa raw na kinakausap ang pamahalaan at habang wala pang bakuna, kailangan pa rin ng iba yung pag-iingat. Sabi ni Galvez, nagiging hotspot ng bagong COVID-19 infection ng Mindanao, gayon din ang Quezon at ang NCR pa rin. Dagdag na problema pa ang posibleng pagkakaroon ng bagong COVID-19 infection sa mga evacuation center dahil sa mga bagyo. Yung mga dating hindi tinatamaan ay ngayon po yung umakyat. Dahil kumbaga sana po hindi po natin nang ganong napantayan yung area ng Quezon at saka yung ibang area. Dapat immediately magkaroon po ng random testing sa mga evacuees para po makasiguro po tayo na talagang hindi po lumaganap ang COVID-19. Ngayon papalapit na ang Pasko kung saan nakagawian na ang mga pagtitipon, panawagan ng gobyerno, simplihan na lamang ang mga pagdiriwang. Umaari na talagang dapat talagang maging parang pamilya na at same time
wag po natin masyado maganda po tayo ng mga garbong mga selebrasyon. Pinakikita po natin na ito po ay magiging cause ng spread ng ating virus. Joseph Morong, GMA News. Hanggang 5,000 piso lang daw ang 5,000 piso lang daw ang maximum price range ng RT-PCR o swab test sa bansa base sa utos ng Department of Health at Department of Trade and Industry. Balita hatid ni Lay Alves. Hindi na pwedeng lumagpas sa 5,000 piso ang presyo ng RT-PCR test para sa COVID-19 sa mga pribadong laboratorio. Oras na maging epektibo ang Joint Administrative Order ng Department of Health at Department of Trade and Industry. 4,500 minimum at 5,000 maximum ang itinakdang price range ng RT-PCR test para sa private laboratories. 3,800 naman sa public laboratories na mas mababa ang singil dahil subsidized ng gobyerno. Sa kwenta ng gobyerno, ito ang mga makatwirang presyo matapos kwentahin ang presyo ng laboratory supplies at operating cost. Sa ganun, hindi naman na magkaroon ng pag-abuso, lalo na yung mga ibang laboratorio na talaga ang pakay ay kumita lamang at minsan napagsasamantalahan ang ating po mga kababayan, hindi po natin pahihintulutan ito. Kaya naglabas po tayo nitong Joint Admin Order para talagang reasonable po ang ating singilan. Sa datos ng GMA News Research, sa Metro Manila, naglalaro ngayon ang presyo ng RT-PCR test mula 1,500, 2,000, 4,000 to 6,000 hanggang 14,000 pesos. Mas mahal kung home service o kaya ay mabilisan ang resulta. Sabi ng DOH, walang problema kung mas mababa sa itinakdang price range ang singil ng laboratorio. Mas maganda nga raw ito. Pero yung mga nag-aalok ng premium services tulad ng home service at drive-thru, kailangan ay hindi raw lumagpas sa itinakdang presyo. Yung range na yon, yung 4,500 to 5,000, doon na sila mag-adjust. Kung mas mabilis yung testing turnaround time, pwede nila itaas pero huwag lalampas sa 5,000. Nagtakda ng price range para sa COVID-19 RT-PCR test ang gobyerno dahil sa malalaking agwat sa rates ng mga laboratorio. Noong Oktubre, nang tumigil ng Philippine Red Cross sa pagpuproseso ng mga COVID-19 test na sagot ng PhilHealth, isiniwalat ni Senator Richard Gordon na umabot sa 20,000 pesos ang sinisingil sa mga OFW para sa mabilisang test result. Kaya nga natin inilabas itong JAO para nga maibsan ito ganitong mga abuso at pinagsasamantalahan. Hindi tama yung nagsasamantala tayo sa panahon ng pandemya. Magiging epektibo ang administrative order 15 araw matapos itong mailathala sa pahayagan. Ang parusa sa mga lalabag, mula 15 araw na suspension ng license to operate bilang COVID-19 testing laboratory at mutang 20,000 pesos sa unang offense hanggang sa pagtanggal ng lisensya bilang COVID-19 testing lab sa ikatlong offense. Susunod na rin daw ang pagtatakda ng price range para sa rapid antibody test at antigen test. Lay Alves, GMA News. Sa iba pang balita, tradisyon na nga ang kaliwatkan ng party at kainan tuwing pong Pasko. Pero dahil nga po sa pandemic, maraming mag-anak ang nagpasyang online na muna ang kanilang reunion ngayon pong taon. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Tulad ng maraming pamilyang Pilipino, pinakamahalaga at espesyal na okasyon sa buong taon, ang Pasko para sa pamilya Marzan. Kuha ito ng Pasko ng 2018 na color-coded pa sila para sa kanilang taon ng family photo, kasama ang mga anak at apo. Dahil aktibo sa simbahan, taon-taon din ang outreach program sila sa iba't ibang sektor na nangangailangan. Pero may ibang Pasko ngayong taon. Ito't pinaplano sa pamamagitan ng Zoom ang kanilang magiging pagdiriwang ng online Pasko. Pinakaingatan kasi nila ang kanilang inang sinanay Imelda na 83 years old na. And Pasko sa amin is very, very special. Hindi lang kami nagsasama ng buong pamilya. Mula pa sa simbang gabi, magkakasama na kami no, hanggang matapos. Online Pasko ang uso ngayon. No? So mag-online kami ng aming nanay no, at saka mga kapatid sa iba-ibang parte sa Pilipinas. Malungkot na tila ba kinansela ng COVID-19 ang Pasko sa mundo. Naiindahin lalo natin mga Pilipino na pinakamahaba magdiwang ng Pasko. Pero ito raw ang mahirap na desisyon na kailangan gawin ng bawat pamilya sa buong mundo ngayong taong ito dahil sa hinaharap nating pandemya ayon sa World Health Organization. Because especially during holidays, especially during birthdays, especially during these family celebrations, we really want to be with family.
But in some situations, the difficult decision not to have that family gathering is the safest bet. So everyone will need to take that decision. Paliwanag ng mga eksperto, kapag may pagtitipon at pagkukumpulan sa isang lugar, lalo ng mga taong bihira magkita, nariyan ang kumustahan, kwentuhan, at siyempre dahil Pinoy tayo, kantahan. You cannot prevent the influx of people in one area, okay? And that's where the risk will be higher. One is that you have higher dissemination of the virus because of more airborne and droplet. Hindi rin mawawalan ang kainan at inuman sa mga handaan, lalo na kapag may buffet. Nariyan ang banta ng hawaan sa pagpapasa-pasa ng mga serving spoon. At kapag nagkaumpukan at nagkainuman, mas malamang magkakalimutan na sa minimum public health protocols. Pag nasa party ka, you seem to forget some of these important health protocols, especially pag tumatagal at saka medyo in the middle of the night, you are also drinking and all those things. Very difficult to control. Ito rin ang tinutukoy ng Department of Health na baka ang mga party at reunion ngayong magpapasko maging super spreader event, lalo para sa mga carrier pala ng virus sa asymptomatic o mga walang sintomas at hindi nila alam na may dala silang virus. Ang super spreading is where the transmission of the virus is suddenly amplified. So ibig sabihin, kung halimbawa dun sa isang lugar, ang kanilang transmission rate lang ay sabihin natin na less than one. But because of this event, it have led to the increased transmission, amplified yung transmission, tumaas palalo. That is, a single person transmits the virus to a disproportionately large number of contacts. Nagpaalala mga eksperto na bagaman patuloy na bumababa ang kaso ng COVID-19, nariyan lagi ang panganib na muling pumalo ang kaso kapag hindi tayo nag-ingat. Tandaang hindi nag-holiday ang COVID-19, kaya kahit naka-holiday mode tayo, huwag pa rin kalimutan ang basic health protocols. Magsuot ang mask, panatilihin ang distansya, at ugaliing maghugas ng kamay. Ivan Merina, GMA News. Sa punto pong ito yung makakausap natin, si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Magandang tanghali po sa inyo. Si Connie Season po ito, ma'am. Magandang tanghali po, ma'am. Ma'am, reaction lamang po ninyo na bahagyang tumaas po ang bagong COVID-19 cases dito daw sa, base po yan sa Okta Research, no? Meron na hubang epekto rito yung mga nagdaang bagyo kaya? Alam nyo, ma'am, base po sa aming datos, sa ngayon, cases are decreasing, no? Mm-hmm. Generally, for the country, especially dito po sa National Capital Region. Although we are seeing some increases in various areas of the country that we are trying to monitor right now. Mm-hmm. Pero sa kabuuan po, hindi pa ho kami nakakita ng pagtaas sa ngayon sa ating trend. I see. Kung tanong naman po yung sa nagdaang bagyo, hindi pa ho natin makikita yung epekto nito until about mga first week of December, because we are counting the incubation period of this disease and also the reporting na ibibigay sa atin ng mga areas natin na may evacuation sites. So maybe by the first week of December next week, we can already be able to give information. Mm-hmm. Nagtakda na rin ho ang DOH at DTI ng price cap sa COVID swab test, pero mahal pa rin po ito considering na marami na hong nawalan ng trabaho, di ba? Dahil po sa pandemya at marami pang nasalanta. Ano ho ang inyo pong masasabi tungkol dito? Meron pa bang iba pa hong pupwede tayong gagawin para mas mapababa pa ito? Actually, dito naman po sa ating ilalabas na price range. Mm-hmm. Base po dun sa joint admit order natin, this will be regularly monitored based on the existing na mga nangyayari po at fluctuation sa market. Ito pong ating price range ay nakuha natin based on a scientific method kung saan nagkaroon po tayo ng survey among all of the laboratories in the country. Kinuha po natin yung median tsaka 75th percentile ng mga laboratoryong ito. Mm-hmm. At ito po ang mga tinakda natin na price range. Sa katotohanan nga po, nagkaroon tayo ng magkaibang price range between the public and the private. Dahil nakita po natin that based on the estimations and the computations, may statistical significance po ang difference between the public and the private. Kaya minabuti po ng gobyerno na magkaroon ng separate na pricing for public and private na range po na meron tayo. Mm-hmm. So ito po naman ay based sa mga prinsipyong dapat may equity, dapat acceptable, at dapat po it's feasible for everybody. So we are going to regularly monitor. This is the initial price range. Pagkatapos po nito ay magkakaroon pa rin naman po ng mga patuloy na pag-aaral. Mm-hmm. And this will take effect after 15 days po nasa publication, tama ho?
Yes, ma'am. The JAO has to be published, and after 15 days, the effectivity will ensue already, and the price range will be released. Pero so far, ma'am, wala naman ho tayong naririnig o na kumukontra pa ng mga iba pong mga private labs or hospitals regarding this, ma'am? Nagkaroon ho tayo ng mga konsultasyon, no, ukol dito sa price range na to. We included all laboratories, we included the industry even, no, the manufacturers, para po marinig nila kung ano po yung prosesong ginawa natin. And meron naman ho silang mga rekomendasyon na yun mga rekomendasyon naman po na katanggap-tanggap at valid na isama po natin dito sa aming mga konsiderasyon. Kaya sila naman po ay napakinggan at ito pong nilabas natin, in-ensure natin sila that this will be regularly monitored. And once meron po nga pong makaka-apekto sa mga presyo, atin pong pag-aaralan uli at makabaguhin. Pag meron po tayong mga lalabag, no, dito po sa sinasabi nating price cap, ano po muli, no, para lamang din na alam po ng publiko kung paano magiging parusa, kung sabi nga ng DOH, kung meron man. Yes, ma'am. Meron po tayong mga sinasabi, no, ukol po dito sa joint admin order natin and of course the existing laws na maapektuhan po unang-una ang kanilang mga lisensya, no, sa kanilang laboratorio. Kapag po sila ay lumabag dito po sa sinasabi nating price range na ito, they can be fined, monetary po iyan, and also they can have suspension or revocation of their license. Mm-hmm. All right, may katanungan pa ho na additional ang aking partner na si Rafi, ma'am. Magandang umaga po. Good morning po, sir. Opo, nabanggit niyo po kanina na inaasahan ng mga first week pa ng Disyembre makikita kung may epekto yung mga nagdaang bagyo dahil nga sa incubation period. Ang kasunod naman na nito ay Christmas. Ano yung mga concerns po ninyo patungkol dito? Tama po yan, no, sir. So nagpalabas na po ang Department of Health ng mga paalala para sa ating publiko. This is through our Department Circular 2020-0355 kung saan reiterate po natin ang pagpapatupad ng minimum public health standards, especially during the holidays. Nagkaroon din po tayo ng informasyon dyan para sa ating mga kababayan kung ano po yung mga activities na low risk, moderate risk, at high risk. So sa high risk po, makikita natin nandyan po yung mga gatherings na katulad ng religious gatherings indoor, yun pong mga pagsasama-sama ng mga gatherings for Christmas parties na enclosed po ang space, that is high risk po. And of course, yung pagpunta po sa mga matataong lugar katulad po ng mga malls. Kaya po tayo ay nagpapaalala sa ating mga kababayan na sana po maisip natin despite na nandyan na po ang kapaskuhan, nandito pa rin po yung virus. So we have to be very, very careful about this. Mm-hmm. Sapat po ba yung gagawin o ginagawa ng ibang mga malls na maglalagay daw sila ng mga tiyanggi sa labas? Outdoor naman po ito at medyo mas malalayo daw po yung mga stalls this time compared sa mga nakarang taon. Sapat na ho ba ito? Kailangan lang ho talaga magkaroon ng safety officer, no? Ang safety officer ay magsisiguro, no, na ang mga tao hindi masyadong nagdidikit-dikit, mapagsasabihan ng mga tao kung hindi nila sinusuot ang kanilang mga mask or face shield. At kailangan pa rin po, masunod pa rin, no? Because this will be part of the protocol na kung saan may mass gathering kapag kaganyan mga tiyanggi po na maramihan na tao. And we know that we still are in GCQ or MGCQ at meron po mga required number lang na mga taong ang papayagan para po dito sa mga ganitong pagkakataon. Mm-hmm. At puling paalala po, Yusek, hindi ba yung length of time of staying in one place, may malaking epekto rin ho ba, hindi ho ba? Na kapag nagtagal po kayo sa isang lugar, kahit na outdoor ito, posible may epekto pa rin. Tama po yan, sir, no? So kung sakasakaling halimbawa may nakatabi kayo na may COVID-19, wala po kayong distansya dito sa taong ito na at least 1 meter, and then matagal-tagal po ang pagkakatabi nyo sa kanya. Katulad nga ng sabi natin, we consider a person a close contact if for 15 minutes and more ay nakatabi mo o naging close contact ka ng taong ito, maaring nandiyan ang chance na mahawa ka. So yes, definitely, yun pong time or yung oras na magsistay po kayo sa mga ganitong lugar ay maari maging factor for the increased transmission of the disease. Okay, well, hindi po ka tayo magsasawa at hindi po kami magsasawang ipaalala pa ulit-ulit itong mga paalala mula po sa inyo para hindi naman na dumami pa itong mga kaso dito sa ating bansa. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much po, sir. Salamat po si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. 6 na dam ang planong itayo ng DPWH sa Cagayan River para maiwasan ang malawakang pagbaha. Naglana din ang pondo para naman sa flash wall o flood walls na planong itayo sa Marikina at iba pang lugar na binaha ng bagyong Ulysses ilang linggo lang ang nakararaan. Balita hatid ni Mav Gonzalez.
Nang tumama ang bagyong Ulysses sa Cagayan, tumaas sa 13.3 meters mula sa normal na 4 meters ang Cagayan River, ang pinakamahaba at pinakamalaking ilog sa buong bansa. Halos abutin na ng tubig sa ilog ang tulay. The last time they had this, no, but even lower than this was in 1975. So that was 45 years ago. But I think this is much higher. Kaya pag tumaas pa ho yan, talagang problema na ho namin, no? Baka pati yung bridge ay matatangay. And sometimes, may kasama rin pong mga debris, logs. Tinalakay sa Senado kung ano ang pwedeng gawin para maiwasan ang matinding pagbaha, lalo't madalas daanan ng bagyo ang Pilipinas. Magtatayo raw ng 6 na dam ang Department of Public Works and Highways sa Cagayan River, pero maraming taon daw aabutin ang mga proyektong ito, kaya naghahanap ng agarang solusyon ng lalawigan. Consultation ng Cagayan River namin has now become our gold mine too. Because everybody, you know, in this part of the country, in this part of the world, ay interesado na rin po sa aming sand na sobra-sobra para sa amin, no? That is why marami na rin pong nagsasabi that they will dredge our Cagayan River for free. So we could dredge the entire river channel for free. And yet, we also make money out of it dahil sa quarry and even the excise tax that we'll have to pay kung may mga minerals po ito. Bukod sa Cagayan, matindi rin ang baha sa Marikina, Rizal at iba pang lugar noong bagyong Ulysses. Bilang solusyon, naglaan ang DPWH ng 130 billion pesos para sa infrastruktura. We have to increase the capacity of this Pasig River and the Marikina River by putting up flood walls. We have the Manggahan control gate structure that will regulate the flow instead of allowing it entirely to go through or pass through Pasig River. Atin po itong babaybayin at papuntahin sa Manggahan floodway to be deposited into Laguna, Dubai. Sa ipinakitang simulation ng baha dulot ng ulan na Malaondoy o Ulysses, aabot sa 79 square kilometers sa Metro Manila ang babahain kung saan apektado ang 2 milyong katao. Pero oras na maitayo daw ang flood control projects at dams, mababawasan ang lawak ng lugar sa 5 square kilometers at bababa sa 160,000 na tao na lang ang maaapektuhan. Mav Gonzalez, GMA News. Nasunugan ang 40 pamilya sa Bacoor, Cavite. Doble dagok daw ito para sa kanila na nangyari sa gitna pa ng pandemya. Balita natin ni Jamie Santos. Diyos ko, isunog sa amin! Nagnangalit na apoy ang tila sumira sa sanay Pasko ng mga residente sa Barangay Zapote 1 sa Bacoor, Cavite bago mag-alas 6 kagabi. Sa laki ng apoy, hindi na malaman ng isang residente kung anong kanyang gagawin. Gawa sa light materials ang mga bahay kaya mabilis kumalat ang apoy. Diyos ko! Tubig! Tubig! Tulungan niyo kami dito, nasunog sa Zapote. Makalipas ang ilang minuto, nagdesisyon na ang nagbibideo at kanyang pamilya na tumulong sa pag-apula ng apoy. Ben, kumuha ng tubig natin! Hindi ba tubig? God, ang bilis. Tanaw rin ang nagablab ng apoy sa isa pang bahay. May bombero na. Bilis nyo, lakas. Si Fatima naiyak na lamang dahil sa sobrang panlulumo. Kahit isang ano, walang natira. Opo, wala kaya nga po ako yung naiyak. Walang natira talaga kasi wala kami sa bahay. Paano na lang daw sila ngayong hirap ang buhay dahil sa pandemya at magpapasko pa naman. Sobra na ng mga nangyayari, lahat-lahat na lang, ano, nagkasunog na, bagyo pa, COVID pa, wala na, nagkalugi-lugi na. Mahigit 20 fire truck ang rumesponde, pero nagbayanahan na rin noon ang mga residente para mapabilis ang pag-apula sa apoy. Nagsagawa sila ng bucket relay. Hindi naman daw nakasagabal sa operasyon ang ginawang pagtulong ng mga residente. First responder natin dito, yung mga ating kabataan, mayroon po siyang initiative na mag-perform ng bucket relay. Tuluyan namang naapula ang sunog matapos ng mahigit 2 oras. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nasa 20 bahay ang nasunog.
40 pamilya ang dito, apektado. Inaalam pa ang dahilan ng sunog. Nakakaawa talaga. Pansamantala sa cover crop po sila muna namin ilalagak muna po sa ngayon. Jamie Santos, GMA News. Ilang insidente ng pamamaril ang naitala sa ilang lalawigan at isa sa mga biktima si dating Pagbilaw Quezon Mayor Romar Portes na kritikal ang lagay ngayon. Balitang hatid ni James Agustin. Makikita sa kuha ng CCTV si dating Pagbilaw Quezon Mayor Romar Portes na nakaupo lang sa harap ng kanilang bahay noong Martes. Maya-maya may dumating na riding in tandem. Bumaba ang angkas nito, lumapit kay Portes at binaril ang dating alkalde. Agad na bumagsak ang 73 taong gulang na biktima. May dalawang lumapit kay Portes pero natakot nang maging sila ay tutukan ng baril ng gunman. Nang makalis sa mga salarin, itinakbo agad sa ospital sa Maynila si Portes. Critical ang kanyang lagay. Ama siya ni incumbent Pagbilaw Mayor Sherry Ann Palikpik. Wala pang payag ang pamilya Portes. Patuloy ang imbestigasyon sa krimen. Patay sa pamamaril ang isang lalaki sa Lala Lanao del Norte. Nagpapark noon ang motorsiklo si Saaduddin Tandayaw sa isang kainan nang lapitan siya ng isang lalaki at pagbabarilin. Isang pulis na nagkataong kumakain sa restaurant ang humabol sa salarin. Pero nakatakas ang gunman. Natagpuan na lang patay sa tadtad ng saksa ang magsasakan si Jesse Landero noong Martes. Palaisipan pa kung sino ang sospek at anong motibo sa krimen. Pero wala raw senyales na nanlaban si Landero. Huli raw siya nakitang nakikipag-inuman kasama ang mga kaibigan at palipat-lipat ng lugar noong gabi ng Lunes. James Agustin, GMA News. Sa Cebu City, patay sa pananambang ang isang abogadong papasok sa kanyang opisina. Inaalam kung konektado ito sa hinahawakan niyang high-profile case. Balitang hatid ni Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang hinahawakang malalaki at high-profile na kaso ang tinitingnan dahilan ng pagpatay kay Attorney Luis Wi. Binaril si Wi habang papasok sa kanyang opisina sa Barangay Kasambagan, lungsod ng Cebu. Base sa imbestigasyon, sinundan ng masuspek ang kutse ng biktima at binaril bago pa magkapasok sa kanyang opisina. Nadala pa si Wi sa ospital ngunit binawian din ng buhay. Ang suspek nakita pa raw sa CCTV na hindi muna ibinigay sa media. Although meron tayong nakuhang CCTV footage, ngunit i-enhance pa natin yon kasi naka-bonnet, naka-jacket. So we will be comparing those CCTV footages sa mga previous incidents na katulad sa nangyari. Sabi ng Cebu City Police Office, inaalam nila kung may kinalaman sa kanyang trabaho ang pamamaril. High profile ng mga kaso. Dahil doon, dapat lang nating ma-interview, makausap ang kanyang kamag-anak, lalo na ang kanyang asawa, para doon natin makuha ang mga recent ng mga malaking mga kaso na nasa kanya. Ang Integrated Bar of the Philippines Cebu City Chapter, kinundi na ang pagpatay kay Wi na isang mabuti at magaling na abogado. One of the best litigators in Cebu. I know for a fact that so many lawyers look up to him when it comes to litigation. Sa pinakahuling tala ng National Union of People's Lawyers o NUPL, hindi bababa sa 52 abogado, huwes at prosecutors na ang pinatay simula 2016. Hindi pa kasama riyan ang kaso ni Attorney Wi. Nito lang November 17, pinagbabaril din si Attorney Eric J. Magkamit sa Nara, Palawan. Base sa imbestigasyon, patungong bayan ng Quezon ang biktima para sa isang pagdinig. Pero habang nasa biyahe, hinarang siya ng dalawang hindi pa nakikilalang salarin. Doon na raw ito, pinababa, saka pinagbabaril. Ayon sa kliyente nito, posibleng may kinalaman sa hinahawakang kaso ang pamamaslang sa biktima. Para sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Alan Domingo, GMA News. Aksidente naman po sa mga lalawigan, patay ang isang angkas na babae matapos bumaliktad ang sinasakyang motorsiklo sa Ilagan, Isabela. Sa Butuan City, sugatan ang isang babae nang masagasaan ang isang humaharurot na kotse. Balitang hatid ni Cedric Castillo. Okay.
Pinagkaguluhan ng mga residente ang babaeng ito na humandusay sa bahagi ng Barangay Bonbon sa Butuan City. Sugatan siya matapos masagasaan ng isang humaharurot daw noong kotse. Bago ang babae, nakabangga pa raw ang kotse ng tatlong motorsiklo, isang sasakyan at isang tricycle. Ayon sa pulisya, nakainom ng alak ang driver nito at nakatulog daw habang nakatapak sa accelerator. Sir, kumusta sir? Nang hinga namin ang pahayagan driver, tuliro pa ito at hindi makausap ng maayos. Nagkasira-sira naman ang mga sasakyang ito na naggarambola sa National Highway ng Ginatan sa Ilagan Isabela. Nagsimula raw ang aksidente nang masalpok ng isang SUV ang kasunod nitong jeep. Tatlo ang sugatan dyan. Sa Barangay Osmeña sa Ilagan pa rin, patay ang isang babae matapos bumaligtad sa pababang bahagi ng kalsada ang sinasakyan niyang motorsiklo. Yung daanan dun basa, tapos madulas po. Tapos yun po na parang naano yung likod ng motor. Hindi daw po nakakapit yung pinsan ko, kaya nahulog daw po. Tapos hindi po masyadong nakalock yung helmet, kaya nabagok po yung ulo niya. Sugatan naman ang kasama niya noong rider. Pauwi na sana ang mga biktima galing sa lamay nang mangyari ang insidente. Cedric Castillo, GMA News. Samantala, isa po ang Pilipinas sa mga bansa sa Southeast Asia na may pinakamataas na antas ng teenage pregnancy. At dahil sa ilang buwang lockdown, posible raw na madagdagan pa ng hanggang 20% ang mga manganganak sa susunod na taon. Balitang hatid ni Rida Reyes. Magiging matrabaho raw ang mga susunod na buwan para sa medical staff ng Dr. Jose Fabella Memorial Hospital sa Maynila. Sa panahong ito karaniwang dumodoble ang bilang ng mga nanganganak at inaasang magtutuloy-tuloy hanggang sa unang bahagi ng 2021. Ngayong buwan ng Nobyembre kasi inaasahang magsisilang ang mga nabuntis noong Marso nang simulang ipatupad ang enhanced community quarantine sa bansa bunsod ng COVID-19 pandemic. Ma-extend na parang magiging months din na mag-increase yung number of pregnancies and deliveries during the first, second quarter of 2021. Yung mga couples, no, yung mga nakalive-in, cohabitating, no, sila yung na-lockdown sa kanilang bahay at siyempre hindi maiiwasan na magkaroon sila ng sexual intercourse, okay, at matuloy sa unintended pregnancy. Bukod sa dami, pinaka-nakababahala raw ang mga menor de edad na babaeng kanilang pinapaanak. Lubos daw itong mapanganib dahil hindi pa kaya ng mura nilang katawan ang pagdadalang tao at panganganak. Meron kami na-encounter na as young as 11 kasi hanggang 19 years old. Number one cause ng maternal mortality among teenagers is pre-eclampsia, yung hypertension. Okay. So yun lang ang wino-worry namin, hindi pa sila ready for pregnancy and delivery. Sa datos ng UNICEF, isa na ang Pilipinas sa mga bansa sa Southeast Asia na may pinakamataas na antas ng teenage pregnancy. Katunayan, sabi ng Commission on Population and Development o PopCom, isa sa bawat 10 babae sa bansa na edad 15 hanggang 19 na taong gulang ang maagang nagbuntis o kaya'y nakapanganak na. Kapansin-pansin ang tumataas na bilang ng mga batang babae na nabubuntis sa murang edad na 10 hanggang 14 na taong gulang. Tumataas din ang bilang ng repeat pregnancies o pangalawang pagbubuntis sa mga kabataang nasa edad 10 hanggang 17 taong gulang na pumalo sa 4,633 nitong 2018. Sa kabuuan, 62,000 menor de edad na ina nitong 2018. Na posible pang tumaas ng 20% sa 2021. If we do nothing, our communities in 2021 will be caring for an additional 75,000 Filipino minors who will be both mothers and single heads of families next year. Nakipag-ugnayan na ang PopCom sa pribadong sektor para tulungan ang mga local government unit sa pagbuo ng mga programang tututok sa pagbibigay kaalaman sa mga kabataan tungkol sa maagang pagbubuntis at alalaya ng mga kabataan sa kanilang buhay bilang mga batang ina. We encourage mayors to set up programs to address this phenomenon with programs for these first-time young mothers with services and support that extend beyond hospital walls and continue in urban and rural communities that shelter these young mothers. Rida Reyes, GMA News.
I am ready. GMA Weather. Serbisyong totoo ng GMA News. Tago sa butong lamig ang naranasan sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Naitala ng PAGASA ang 9.9 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet, 13.8 degrees Celsius naman sa Baguio City, 23 degrees Celsius ang inisyal na datos sa Tagaytay, habang bumagsak sa 22.5 degrees Celsius ang minimum temperature sa PAGASA Science Garden sa Quezon City. Ang paglamig sa ilang bahagi ng bansa ay epekto ng hanging amihan. Umiiral ito ngayon sa Luzon. Easterlies naman ang nakaapekto sa eastern section ng Visayas at ng Mindanao. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ang pag-uulan sa maraming bahagi ng bansa sa mga susunod na oras. Posible po ang malalakas na buhos sa ilang panig ng Mindanao, Cagayan Valley Region, Cordillera at Quezon Province. Ilang bahagi rin ng Metro Manila ang makararanas ng ulan. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Magplano para sigurado, I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Nabiktima ng tinatawag na love scam ang isang babaeng senior citizen na mahigit isang linggong naghintay sa NAIA Terminal 1 sa Pasay para sana sa kanyang dayuhang kasintahan. Ang modus na yan alamin sa balitang hatid ni Emil Sumangil. Naluha na lang ang 67 anyos na itago natin sa pangalang Aling Remy mula Binalonan, Pangasinan, sa kakikintay sa NAIA Terminal 1. Hindi na raw kasi dumating ang kanya sana raw mapapangasawang si Alex Chandler. 66 anyos na umunay retiradong US Army. Kwento niya, nakilala niya ang dayuhang nobyo sa Facebook. Marami akong kadyan, marami akong nagtitig. Ginusto ko siya kasi mabait siya sa pagtitig niya. Hindi siya bastos. Nito raw na karang linggo, humingi raw ng $500 o mahigit 24,000 pesos si Chandler para umano makalabas sa kampo sa Afghanistan at makuha ang pensyon nitong $300,000 o mahigit 14 million pesos. Umutang daw si Aling Remy ng 35,000 pesos para maipadala kay Chandler. Pagdating daw sa airport dito sa Pilipinas, naharang umano ang nobyo niya at pinagbabayad ng 70,000 pesos sa immigration. Nandito siya, hawak siya. Ayaw nila ibigay yung bagahe niya kasi sabi niya gusto nila daw buksan yung bagahe niya. Sabi ko naman, no way. Kinukuhaan ako ng mga tatlong babae ng 30,000. Sana ang kuhigilap ng pera dito. 30,000. Tatlo manong babae ang kumukontak sa kanya. Isang Mary Grace, Joanna at Angela de la Cruz na tumanggap daw ng 20,000 pesos na inutang ulit ng matanda. Mahigit isang linggo nang nasa airport si Aling Remy at naniniwalang hindi raw siya na-scam. Hindi, nandito siya. Hindi siya nanluloko ito. Huh? Yung tatlong babae ang scammer. Ang mga babae pinapagpusto daw nila. Ito sir, sabi niya, you know, I am a problem here. Sabi niya, I don't know where I am. Ngayon, hindi na raw makontak ang mga babae at wala na sa Facebook ang kanyang nobyong si Chandler. Sabi ng airport police na biktima si Aling Remy ng love scam. Modus na nambibiktima ng mga naghahanap ng mapapangasawa sa internet. Sasabihan na siya ina-hold sa immigration at kinakailangan niya magbigay ng pera upang siya ay i-release. Huwag na huwag niyo pong gagawin kasi isa po itong scam. Emil Sumangil, GMA News. Happy Thanksgiving po sa ating lahat. Naway nabusog po kayo sa maiinit na balita sa oras na ito. Araw-araw pong tumutok sa Balitang Hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang, 29 na araw na lamang, Pasko na mga kapuso. Mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si Connie Season. Buong puso para sa Pilipino, ako po si Rafi Tima, ang inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali.